Hello mga kaibigan, magandang umaga sa inyo. Ito na naman tayo at dito sa ating serye sa YouTube na The Province. At ito ay episode 36 at tungkol dito sa bagyong si Pipito na kararaan lamang. At binidyo ko ang mga hangin na dala niya at saka mga ulan. Kaya lang nung bandang gabi na yung pabalik na yung bagyo, maraming nangyari at hindi ko na nabidyohan dahil sa lakas ng hangin at delikado ng maglalabas. So, yung una na hindi pa siya gaanong malakas ay marami akong video sa kanya. At pagkatapos ngayong umaga, pinuntahan ko, binisita ko ang nangyari hanggang doon sa aking taniman. May mga nasirang mga tanim ko. At ang number one ay yung isang kahoy na malaki dito sa malapit sa taniman ko. Yung ipil-ipil na kinala inakyatan ng dragon fruit na makapal at malaki na, matagal nang naanihan at ay bumagsak ang puno ng ipil na ito kasama siya dragon fruit. At yun ay hahawanin ko na mamaya yun at yun ang magiging trabaho natin ngayon buong maghapon palagay ko. Mag-ayos lahat ng mga tanim dito na mga nasira. At hindi muna tayo mag-aani dahil wala naman tayong aani. At pinapangit ng bagyo ang taniman natin. So, kailangan nating iayos. Episode 36 ito at sundan nyo ang mga kaganapan sa ginawa ni Bagyong Pipito. At maganda rin to. At malalaman natin ang mga bagay na ang isa pa ay ang tungkol sa bagyo kung paano ang lakad niya ng Pipito na ito at gano'n siya kalakas. Okay, panoorin niyo mga kaibigan. Ito na ang bagyo. Rahas na siya. At malas na ang hangin dito. Bagyong Pipito. O, ayan. Yung papaya ko, lagyan ko ng tukod. Kasi meron siyang bunga na malaki. Lagyan ko ng tukod. Para hindi siya magwan.
oras. 4 p.m. dito sa Nueva Ecija, Muñoz, the science city of Muñoz. Okay. Uwi tayo. Bro, ano? Ano? Maligayan Pasko tayo. Galing ako doon sa pag-video doon sa ano. Okay, ito nga tayo ngayon. At ayan. May gitara ba? Imbitara mo ay kaya ba? Ito hindi dumating, hindi dumating yung imbitado namin na may gitara si Amang, Amang na. Sabi mo may darating kasi Amang na lutik. Hindi naman dumating, sabi ko darating. Kaya ang gusto pa yata eh. Karo rin tayo. Apa ng pay, guyo doon pay. Apa nakalay pa yan? No, di mo guyo din. Apa naman? Madi maguyod. Apa naman ka? Gamin na jay LTE nga rigat nga kwa jay kara kara man ni LTE amo ma ko buaya jay ha makalan buaya an ama buaya no LTE niya rokday an apa ka buaya jay ko apa inya Alibot. Ay, sa bali niya, alibot ah. Una, dumaan. Alibot ah, jay. Ngayon, malawa ka na niya. Kapamili da, jay. Ajay, tsura da. Inya ti, tsura ti alibot. Ha? Kasla, ano tuwit mo lang ah. Umate, saan mo lang ah. Alutiit. Alutiit na Tagalog. Butike. Unyango. Buhaya. Unyango pa. Unyango pa. Adapay unyango. Unyango pa. Adapay di. Adapay niya. Inya. Nakabidyo tayo. Nakabidyo tayo. Wala. Kat. Inya ti unyango. Ha. Na. Lagato. Bidyo. Kaya. Vlog ko. Mabali mat. Sige. Inya lang. Di ba kayo? Okay lang. Aje unyang kita, aje gaya-gayain na aje may sanga, wah. Pasensya na kaibigan kasi kami dito nagkakasiyahan lang kung ano-ano na ikukwento namin. Pati yung mga nagdaan namin naungkat kasi ngayon napag-isipan namin na magkakaroling kami. Ngayon, kailangan naman namin ng gitara para may sagaw namin yung pagkakaroling namin dito lang sa burok namin ng Bilyabier. Ganyan. Para makaligong kami ng konting halaga kung magkano lang yan. May paghahapi. May pang-notchube na din kami. Pag-happy-happy. Oo. Ganyan yan. Okay. What's out? Mga nakikinig. Ikomenyo lang po si Kuya Boy Balesteros. Nakay. Siya ang kuwan namin dito. Pinakalakay namin. Kami mga junior pa kami. Yan ang founder namin. Batay tayo dyan. Oh. Ay, ala. Ay, matatapon yan. Yan ang founder namin, si Kuya Boy. Yan ang pinaka-sikat na vlogger na singer. Nag-organize nga kami ng mga grupo dito sa purok namin ng Bilyabier. Ngayon, before Christmas siguro, depende sa... Ngayon, kami... May mga, baka lima kami siguro na pwedeng kumakanta din na pwedeng kumanta sa mga karoling.
Liligumin namin yung mga kuan, mga malili, makukuha namin, maipon namin pang YouTube na namin. Siguro okay na yun. Liligumin. Pulutan. Liligumin. Oh, liligumin namin yung okay. Okay naman. Okay. At sa dating talagang gagawa tayo ng isang pakikinabangan mga bagay. Okay? At ito ngayon mga kaibigan, nandito kami. Yung video ko, ayan, at malakas na bagyo. Ayan o, oh, ito o. Pakita mo siya ko. Malakas na yung mga bagay. Ayan o. Oh. Hala. Nako, lumalakas na. Ang oras ngayon, mamodal na magpa-5 na. Lumalakas na. Tapos, ayan o. At tapos, ayan si bro ko. Ewan ko anong ginawa. Naglapas ng So, ang lakas na ang hangin na, mga kaibigan. Mainit na ba yung ano natin? Katanggap-tanggap ni Jay. Okay. Pinakababa, 50 pesos na. Hindi, mga natin si Perluisio kini Pangulo Puro. Pangulo, Kuchayo. Ito na yung pasado alas 2, 2:20. Ito ang dating ng hangin dito sa lugar namin. Dito sa Pasayan City of Muñoz. Malakas na ang hangin at may manok pa, hindi pa kinukuha. Okay, no. Last na nga yun na. At, pwede nang, kanyan, makasira ng halaman. Kung mahinahin ang mga kahoy, ay, pwede niya ito, pwede niya balibaliin na yung mga sanga. Saging, at saka kung alalo pang mahalan. Ayan. Oras ay 3:05.
bagyo, 2 pesos. Alas 3:25 ng hapon. Ito ngayon siya. Lakas. At yung bugso ng hangin ay napakalakas. Ito. At sa tagal ng panahon ko rito na may isang taon ay ngayon ko lang naranasan ang ganito ang lakas ng hangin dito. Okay. Ayan. 3:30 ng hapon. ng hapon o alas 3:40 ng hapon. At ito ngayon ang bagyo dito sa amin. Rebecia. The Sun City of Muñoz. At ito ngayon ang nangyari dito sa siguro ito, hindi ko nakita na ito ay bumagsak. Itong ipil na tanim dito sa amin dito. At isang puno ng ipil-ipil. Magsak. Nakakapit sa kanya ang dragon fruit. So yung dragon fruit, kasama niya ang bumagsak din. At yun na. Ang dati na. Ayan. 3:40 ng hapon at yan ngayon ang takbo na ang kanat. Malakas ang hangin. Bigla nang makita sa video. Pero totoong malakas ang hangin. Ayan. Ayan ni pa 3. Oh, ayan o. Pwede siya. So, bumagsak yung ipil-ipil at bukas pagka wala na yung dinisin natin to baka maayos natin yung lugar. Okay. Four five ng hapon at ito ngayon ang dating. Malakas ang ulan, tapos hangin. Ang ulan ay tikatik.
kakaunti lang ang ulan. Hindi ganong malakas ang ulan. Pero itong ipilipin na ito, ay bumagsak dito. At wala tayong madaan ngayon papunta doon sa ating anima doon sa kabila. Kailangan nating naiwan yung tinelas. Naiwan yung tinelas ko. Ay, at ito. So, ang bagyong pipito. At ito ako ngayon. Dito sa ilalim niya, napakalaking ipilipil kasi ito. Dumagsak na sa ayan natin. Diyan ako dumaan. May pwesto na pwedeng daan. At yung manok dito, iniwan nila nandito. Yung Texas na. Ngayon, itinan natin na ito. Grabe ang ulan, oh. Ayan, oh. Grabe. Ay, grabe hangin. Ala. Pahesa na mga friends. Ayan. Tapos ito yung kandati ko. Dahil yung mga mabababang mga tanim, kagaya nito, sa luyot ko. Hindi ganang maapektado to kasi mababa. Matatakpan siya ng mga ibang matataas na mga puno kagaya nito. Ngayon, yun, ayun, ayun. Ito ay akasya na napakalaki. Hindi mabuwal-buwal. Dahil sa laki ng ugat niya, na ang hahaba ng mga ugat niya, nakakalat sa ibaba. Kung gano'n yung luwang nung puno niya, yung mga dahon niya, gano'n din yung ugat niya na nakakalat sa ilalim ng lupa. So, mahirap siyang bumagsak. At, itong sili ko. At ayaw mo na siya. Bukas ko nalang iayos yan. At mga tanim ko. At ito, yung aking papaya na pinukudan. Hindi siya bumagsak. For 35 ng hapon, at ito yung sinasabi na dating ng bagyo dito na mata ang oras na pagdating niya 4:30 hanggang 5 or 6, at ito siya ngayon. Ayan na ang hangin niya dahil ito yung kanina pa. Ito, 4:49 ng hapon. Ito ngayon ang nangyayari sa dating ng bagyo dito sa amin. Dito sa Nueva Ecija, San City of Muñoz. At ayan. Lalo lumakas ang hangin at ito na ang pinakamalakas na diskarte niya ng hangin ngayon sa oras na ito. Mula pa kanina na dumating siya.
Oh, as of 5:10 ng hapon, PM, ito kayo ng sitwasyon. At ang dati ay hangin papunta ng Silangan o southeast. Ngayon, ang hangin ay papunta na ng northwest. So, ibig sabihin, ang mata ng bagyo ay dumaan dito sa lugar ng Nueva Ecija, dito sa Science City of Muñoz. At ang bagyo ay papunta na ngayon sa west, sa Philippine Sea. As of 5:40, ito ngayon ang bagyo. Lalo lumakas at palabas na siya ngayon dito sa papunta na siya sa parte ng Pangasinan at hanggang doon sa West Philippine Sea, papunta na ng maaaring Vietnam o ano at palabas. Hello? At ito na ngayon ang inabot ng ang ginawa ng bagyo dito sa amin, dito sa lugar. Umaga ng 18. Ito na ngayon ang iniwan ng bagyong si Pepito. Alas 12 ng gabi nung humupa siya at pati ulan ay nawala na rin. So, ito ang kanyang iniwan na nangyari. Ang ipil-ipil na malaki na nakatayo dyan sa gawin na yun ay ibinuwal na niya. Lumambot ang lupa at yun palang unang bugso ng hangin na yung maaga pa makasagsagan nung bagyo, nung hangin na tumama dito. At ayan ang nangyari dito sa ipil-ipil na ito na malaki. At ngayon, bibigyan tayo ng trabaho nito para linisin ito. Lumuwag na dito. Medyo lilitaw na ng todo ang araw dito dahil sa ipil na ito na nakakaharang dati. At ngayon ay nabuwal na siya dahil sa bagyong Pepito. Medyo liliwanag ng konti rito sa ating taniman. At, itong dragon fruit na doon sa ipil na ipil na ito kumapit, kasama rin bumagsak. Titingnan namin kung pwede pa siyang mabuhay dyan, na kung pwede pang itayo yung pinakapuno niya para maka-recover pa siya. Baka sakali. Nakikita natin yan pag halimbawa, pinutol dito sa gawin rito. Puputulin dito. At subukan naming itayo yan kung kayang itayo. Kung hindi, wala na. Talagang wash out na yan dyan. At lilinisin na ng todo yan. Ang mga yero naman ito ay dati namang dito na ito at galing yan sa construction na ginamit sa barracks. At ito lang kahoy nito ang bumagsak at kasama yung puno ng nyug doon na kinuhanan ko pa ng kabuti dati. Patay na yon, kaya lang
nakatayo pa yung puno at nabubulot kaya tumubo ang kabuti. So ngayon bumagsak na siya nung pabalik yung hangin. Na ibig sabihin ipaalis na yung bagyo, siyempre mag-iiba ang takbo ng hangin. Pabaliktad yung hangin na tumama sa kanya, eh doon yung medyo nakahilig na siya. Kaya konting hangin lang at mas malakas yung hangin na pabalik. O yung panghuling hangin. Na siyempre yung unang hangin ay dahil umiikot yung bagyo, yung unang hangin ay papunta ng west. At yung huling hangin naman ay papunta ng yung unang hangin pala ay papunta ng east. At tapos yung huli hangin nung paalis na siya, papuntang west naman. So nakahilig doon yung inyog, yung puno ng inyog, at tuluyan ng bumagsak. Konting kulak lang nung hangin, bumagsak na. At ang ibang mga yero na nandun na dahil sa kulungan ng manok yung binagsakan, ayun, inaayos na lang aking pamangkin, yung mga yero. Babaguhin uli nila yung kulungan dahil natanggal yung ibang mga kanya. Bakal, kahit bakal, kung ganun ang babagsak, talagang magigiba. Ayan. At, itong manok naman, Texas to. Natutuwa siya dahil nagbago yung kapaligiran niya. At ngayon ito, ay hahawanin natin to. At yung tanim ko doon na papaya ay bumagsak. At pinuntahan ko na kaninang madilim-dilim pa. At itinayo ko, baka sakaling hindi siya mamatay. Dahil hindi naman nabunot yung mga ugat. Kaya lang, may nasaktang ugat. Baka sakaling mabuhay pa. Nandun sa gawin doon. At dadaan muna tayo rito. Ayan, nakadaan na tayo. At ayan ang nangyari dito sa puno ng ipil-ipil na malaki na ito. Kasi walang masasayang dyan dahil kailangan natin ang kahoy. At ito ang pinakapuno niya. Ayan, oh. Nabuwal siya. Eh, kasi malambot yung lupa at ang ugat ng ipil-ipil nito hindi gaanong malaki sa gawi dyan dahil sapa. Kaya yung ugat niya ay bumigay dyan nung pabalik yung hangin. Malaki rin ang puno na ito at kagakatawan ang laki ng kanyang pinaka main trunk. Ayan, ganyan. Ito yung nakumapit sa kanya yung ano yung dragon fruit. Eh dito nakatanim yung dragon fruit dun sa malapit sa kanyang kwan at ito yung mga ugat ng dragon fruit. Kung maitatayo siya, baka sakaling mabuhay pa. Magtuloy pa. Oh, ganun. At ayan, oh. Kasi napakakapal ng dragon fruit na ito at ilang taon na ito. Marami nang naibigay na bunga. So, ganyan ang nangyari. Ang mga saging, mga dahon lang naman yan. Medyo kan walang nabuwal na saging. May humapay lang. Mga saluyot naman ay dahil sa todong ulan nito. Nagkaganyan siya. Pero kapag naarawan na yan, makaka-recover siya at gaganda uli ang dating. Ayan. May ibang nabwal. Ito sili. Siling Taiwan. Okay.
yung mustasa. Medyo napakalakas ng ulan na yon nung wala nang ganong hangin. Ulan naman yung pumalit, napakalakas at walang tigil. So itong papaya ko ay nabuwal ito. Yung dito siya nabuwal na paganyan. Kasi nung bumalik yung hangin pag ganon, doon siya nabuwal. Pero tinayo ko na siya kanina pa. At tinukulan ko ng pagkatatabunan ko yung puno niya para makarecover. Gabi na kasi nung pabalik yung hangin at hindi ko naalalang baliktarin yung tukod niya. So ganon yung nangyari dyan. At buti yung sigarilyas ko nakatayo pa rin kasi matibay yung kanyang inakyatan na tulos na nilagay ko dyan. At yung patani, ayan, medyo nanguluntoy ng konti yung mga kanya dahil sa sobrang ulan at hangin na. Ayan. Pero check na yan pag umaraw, mamaya ay makaka-recover na siya. Wala nang ulan at wala nang hangin. Baka sakaling mamaya ay umulan na, ay umaraw na yan ng rolo. Okay. Itong mga sitaw ko, nakumo mababa naman, ay ayan, namumulaklak siya. At string beans, tinayo ko na rin yan dahil nakabuwal kaninang paglabas ko rito. At ayun, yung mga bago kong tanim ay nasaktan dahil sa ulan. Itong balinghoy, nabuwal din to. At ayan, lumabas na yung laman niya. Maliit pa. Pero wala na rin silbi yata ito. Pwede naman ng pakinabangan tong laman nito baka mabulok lang dahil masyado na nasaktan yung ugat niya. Nasaktan na. At mamaya ay kukunin ko na yan para mapakinabangan. Yung mga tanim kong sitaw na ang ganda na lang dating ay nasaktan. Baka sakaling makarecover siya pagka umaraw na at iayos ko. Gagambulin ko yung kwan niya, paligid niya. At yung petsay, yun ang isang talagang naano ng tubig ito, na saktan ng tubig. Ewan ko kung may tutubo pa dyan. Kung wala na, saruling ko uli yan at tatamnan ko uli ng panibago. Kasi sa sobrang ulan, na namahay ng ang tubig dito at ngayon lang nawala. Ayan, mababa kasi yung lugar na nagtanuman ko sa kanya. Ibang mga kamoting kahoy doon, nagkandabwal na. At tutukuran ko yung iba dyan dahil wala pa namang kalaman-laman mamaya. At marami na akong pantukod yung ipil na nabwal. Mga kaibigan, ito ang nangyari sa nainiwan ng bagyong si Pepito. Petsa 17, yung kasagsagan niya hanggang alas 10 ng gabi ay malakas ang hangin at ulan. Umupa lang ng mga alas 12 na ng gabi. At ngayon ay umaga ng 18, November 18. At marami tayong gagawin ngayon sa pag-aayos dito sa ating tanim. Wala muna ang ani-ani kasi wala akong maani. Yung mga saluyot ay pumangit ang itsura. Dapat pwedeng mag-ani kung hindi siya binagyo. O ngayon ay iayos muna natin yan. At, marami kasi tayong bagong mga tanim pa. Ito, balinghoy pa rin ito, kamoting kahoy. Na bagong tanim. Hindi siya nag-alaw kasi maliliit pa. Hindi siya nasaktan. So, ganun lang mga friends ang dating itong ano to at
Ito ay ilalagay natin sa vlog sa akin sa YouTube. Magiging episode 36. Episode 36 ang magiging pangalan ng vlog ko na ito doon sa The Province. Okay. Panoorin nyo at tingnan kung anong nangyari at ginawa ni Bagyong Pipito. Okay? Salamat na mga friends at pagpalain tayo ng poong may kapal. Kahit pag ganitong may mga bagyo ay ligtas pa rin tayo at patuloy na kikilos sa ano man dapat gawin na ginawa ng bagyong si Pipito. Okay, salamat sa inyong panonood at happy viewing!